Marami pong guardians na kumakalat at alam din po ni PCR Silicon at mararanasan nyo rin yan sa inyo na maraming guardians na nagpapakilala. Subalit, hindi po legit, tama? Nagsasabi sila, may ID po kami, mayroon po kami yung SIC number, pero ito po yung guardians, no? Ang guardians po ay tinatawag po natin na organisasyon at matatawag ka na isang lehitimo kapag mayroon na po tayong SIC number, tama? Pag may SIC number po tayo, sapat na ba na ikaw ay legit mga guardians? Parang ano po kasi ito? Halimbawa, si PCR Silicon, siya may-ari ng Petron. Pag may-ari po siya ng Petron at ikaw, kayo din po ay mayaman, nakita nyo yung ano ng Petron na napakaganda ang pamamalakan. Ngayon, kung tatayo ka ng gasolinhan na gustuhan mong ipangalan ang Petron, anong gagawin nyo po na tatayo ng Petron? Yan. Hihingi ka po ng pan-franchise doon sa pinakapuno ng Petron na siya po talaga ang Petron, tama? Ngayon, pag binigyan ka po ng franchise, anong tawag sa'yo? Lihiti mo ka ng Petron, tama? Ganon po sa guardians, ang pagiging lihiti mo. Porkit nakapagparehes na tayo, na honored na po tayo magnegosyo, kailangan pa rin lumapit doon sa pinaka-puno para maghingi ng franchise, sabi po ni ate. Kayo po ay nakapasok na po sa tinatawag po na franchise ng pinaka-puno ng guardians na si Universal Guardians Brotherhood Incorporated. Ibig sabihin, tika-tika pa mga guardians, hindi na. Hindi na po. Kayo po ay totoong guardians kasi marami pong nagpapakilala. Yung mga kasamahan nyo lang ngayon, magpakilala, di ba? Magpakilala pa yung sila na lihiti mo. Ang tanong, may report ka po ba doon sa pinakapuno? Bakit marami pong naluloko na guardians? Dahil po ang kanilang master list, hindi po nakakapasok doon sa pinakapuno. Marami pong namarkingan sila dito sa Pililia. Ngayon, mayroon pong mga serial number man, kunwari, parang RC lang, parang rusin lang yan ang motor eh. May Honda, may ano, pero may pinaka magandang klaseng motor. Kumbaga, anong tawag yan? Branded, no? Kumbaga, may branded, may gaya-gaya na pagawa. Ganon po yung mga sitwasyon. Ngayon, narinig po ninyo yung atin pong seminar, pamamagitan po ng YouTube. Mayroon po ba kayong mga katanungan? Katanungan po, lalo-lalo na po sa mga limsa-lima na bago. Yung sumasagi sa inyo pong isipan. Kasi alam ko po na maaaring nagdadalawang isip pa po kaya. Totoo ba ito? May guardians na nasalihan po namin. O baka ano, ganito kung ano-ano yung naisip. Huwag po kayong maya para alam po natin. Clear na. Hindi pa yun clear. Pag nakapasok na po kayo, marami po kayong katanungan sa totoong buhay lang. Una-una, ano ba ang guardians? Ano ba ang mapapala po namin sa guardians? Tama? Dito po sa guardians, mayroon po tayong tinawatawag na tulungan. At alam po yan ni PCR si Ricon at ni Germanio Caliber 45 kasi sagad po sila sa pagtulong. No? Ang tanong, magkaano ang halaga ng tinutulong po natin sa ating kapatiran kapag ito'y saklaw na tinatawag? Mayroon po kasi tayong saklaw. Kung sabi pa nga po sa government, ay binipisyaris mo. Saklaw. Yan. Ibig sabihin, kung sino po yung wala kasawa dito, tas kamay. Puro may asawa na. Puro may asawa na. Dito po tayo muna sa walang asawa. Halimbawa na lang ako, wala ko asawa. No? Wala mo talaga ako asawa ngayon. tumawa si. Ano? Wala ko asawa. No? Ngayon. Halimbawa, wala pa akong asawa. Sino po yung aking saklaw? Itanda niyo po ha, para hindi kayo mahiya maghingi ng tulong kung sakaling man may mangyari. Sino po ang aking saklaw? Ayon po sa batas na pinirman po ng atin pong mga chairman. Bakit mga chairman? Dahil po nga tayo ay unification at confederation. Ibig sabihin, ang chairman ilan? Ay napakarami pong chairman sa loob ng atin pong confederation at atin pong unification. Ngayon, ang pinirmahan po ng batas ng atin pong mga chairman ay ang saklaw ng binata ay ang kanyang papa at mama. Pag binata po, no? Ang saklaw niya papa at mama. Ngayon, sasabihin natin, paano yung kanyang mga kapatid? Hindi na po yun saklaw. Ang papa niya lang at mama kapag ikaw ay binata. Ngayon yung binata na yun na sumali, wala na po siyang papa at mama. Ngayon sino ang kanyang saklaw? Ang saklaw niya po ay ang kanyang kapatid na dalaga at binata. Ngayon, ang may asawa, hindi na po. Kasi paminsan, nagtatampo ang ibang miyembro kasi napatay ang tito ko. Bakit walang tumulong? Eh sabi naman po dyan sa guardians, tulungan. Ang tanong, saklaw ba yan o hindi? Kaya paminsan, ganun po, paminsan umaalis ang isang miyembro dahil ang kanyang narinig at hindi niya inintindi yung paliwanag, no? Ang saklaw lang ay yung binata at dalaga kapag wala ka ng papa at mama. Paano ang pamamaraan po ng pagtulong? Paghihingi ka, anong pamamaraan? Sabi po doon sa pinirma nila ng atin pong mga chairman at inaprobahan din po natin ay kailangan po doon ay na-confine. Ano po yung na-confine?
Na hospital, sabi po ni ate, no? Ni Maduna, Maduna. Na hospital, pag sinabing na-confine ka, na hospital ka, nagtira ka ng hospital. 24 hours, ang tawag po niyan ay confine. Kasi paminsan ng iba, nagpasa po sa ating pangkalahatan GC, nagresita ng amoxicillin at mipinami kasi nauntog sa lababo yung ulo, humingi ng tulong, hindi binigyan, inagtampo, umalis sa guardians. Di na intindihan na ang batas doon ay na confine. Ang tanong, magkano po yung tulong na ibibigay ng atin pong mga kapatid, no, kapag siya ay na-confine? Ayon po sa batas na pinag-usapan ay 20 pesos pataas. 20 pesos pataas ang tulong. Ano ngayon? Masakit ba sa bulsa? Halimbawa wala kang trabaho? Ha? Hindi po. Maaaring tanungin ko po si Kuya. Magkano kayang itulong? Kuya, ang kapatid natin ay na-confine. Okay, no? Ngayon, masino may cellphone? Kuhin tayo nyo. 20 pesos times 2,000 lang. Huwag natin kunin yung kalahatan natin. 2,000 lang, pagkikwenta. 40 yan. Ha? 40. 40. Sige, klarado. Para maya, mali. Eh, nagbibidyo si Sis, baka sabihin siya nilang sa mga mag-inti. 20 times, I think, times talaga. Baka sabihin, ayos talaga. Eh, siyempre. Andiyan ang sikat natin na YouTuber, baka mamaya. Ha? 40. 40. Okay, klarado. Sa 20 pesos, times 2,000, nakatanggap siya ng 40,000. Ang tanong, sabi nga ni Kuya kanina, kung makaluwag-luwag, siya ay 50. Ngayon, tanongin ko si Kuya, magkano siya? Ganon din. No. Ikaw? Ganon. Sa atin, 30 lang. 30 lang, lamamang. Ibig sabihin, hindi tumatama yung kwinta. Eh, ang tanong, paano yung mabarangay captain natin? Magbigay kayo ng 20 yun? Yung mga sangguni ang bayan natin, magbigay kayo ng 20 yun? Limandat. Ako na nga lang, walang trabaho simula po 2019 dahil sa pandemic. Magkano inaabot ko? 1,000. Ah, hindi nga? Magkano inaabot ko? Mga nakamonitor? 50. Minsan 50, 100, 150. Ibig sabihin? Hindi pa yun. Ha? Ganun po yun ating pagbigay. Ibig sabihin, yung kwintada nyo, ay doon sa pinakamababa na atin po, sa 20 pesos lang yun. Ngayon, pag namatay ang ating kapatid, ayon naman po sa batas, ay 50 pesos pataas. Grabing tigas ng puso mo. Namatay ang kapatid mo. At ikaw po ay lagi pong katuwang mo sa lakad at magbibigay ka lang ng 50 pesos pataas. Karamihan po ang iba'y nagbibigay 300, 100 pag ang kanyang kasama ay namatay. Tama? Eh, ganun po yun. Ngayon, doon po tayo sa binata kanina, papunta na tayo sa may asawa. Ano naman ang saklaw ng may asawa? Sino may asawa? Taas sa kamay. Okay, sa may mga asawa po, ang saklaw niya po, kung halimbawa po nag-anak po siya ng 24 ka tao, ang kanyang anak, isaklaw niya po yun, pagkamgat wala pa pong mga asawa. At saklaw niya rin po ang kanyang mga asawa niya. Bawal po yung asawa niya. Ang ibig sabihin po ng asawa niya, yung totoo niyang asawa or maduna, no? Ayon po ang kanyang saklaw. Kuha? Okay, ganun rin ang sitwasyon. Na-confine, may karapatang humingi. Ano ang pangangailangan kapag ikaw ay humihingi? Ano ipapakita niyo po sa atin pong mga tribunal screening committee kapag maghihingi tayo? Medical abstract, death certificate kung nakaling namatay, death certificate kung namatay siya, or kaya burial man, sabi sa mga taga-probinsya. Nagbigay na ako ng bulger. Nagbigay na daw siya ng bulger. Okay, ando na, pinasa ko na yung bulger, burial pala. Okay, ganun po yun. Kailangan po ng death certificate kung namatay, medical abstract po kung siya po ay na-confine. Tapos ang kanyang ID na ID sa branch na ano? ID na ano? ID na active. No, kasi paminsan ang ating mga tribunal screening committee hindi umiimik pero tumatawag po sa pinakamataas natin. Parang labag po 'yun, sir. Ihihingi expired ng ID. Kaya paminsan hindi tayo makatanggap ng full blast nga tulong kasi ang ibay umaangal pero ayaw lang umiimik kasi ikaw nga ang nahirapan na siyempre may patay na kayo tapos sitahin ka pa na titay. Wala naman, no? Masakit sa damdamin kasi kayo nang may problema, sitahin ka pa, pero di mo alam na yung proseso ay may mali ka rin. May pagkukulang ka rin. Ganon po yon sa atin po. Ano pa ang mga tanong nyo? Wala na tanong? Tanong para klarado. Para pag kayo naman ang magpaliwanag sa mga members, klarado rin. Ano pa? Ano yung mga pangalan niyo?
activity po ng guardians, kung ano yung ikabubuti, yan po ay pwedeng-pwede. Una-una, ang ating pong feeding program, halimbawa po nag-request ng ano ang barangay, ang sinabing nag-request, nagpadala sa inyo ng notice na humihingi sila ng peace and order or pagtulong, pagboluntaryo sa ating komunidad or kung ano-ano pa na ikabubuti, yan po ay pasok sa ating pong samahan. Tapos siyempre, meron po tayong mga dokumento, ano po yung atin pong, halimbawa naman, hindi po tayo re-request, tayo po'y voluntaryo, napupunta po sa barangay para po magpasa ng ating mga dokumento, para po ma-accredit po tayo sa barangay. Ano ipapasa po natin? SIC number, profile activities po natin, mga nagagawa natin sa area, ipicturean po natin, didikit po natin doon sa atin pong Security Exchange Commission, sa atin pong SIC, tapos andun po yung mga memory dito sa inyong barangay, papasa po yan doon po sa barangay para po ma-accredit po ang atin pong samahan. At hindi lang po yan pang barangay, pwede tayo magpasa po sa Muriang Bayan at magpasa po tayo sa Senado ng atin pong mga request. At pag mayroon na po, pag i-release po tayo ng Certificate Accreditation, kakaroon po tayo ng pundo sa atin pong organisasyon. Kaya paminsan, mapapansin nyo, si B.F. Abraham noon, sabi mo kampira daw, at ng luko sa Senado, ng luko sa munisipyo, kasi nagpa-accredit ang kanyang pinagkatawalaan na presidente. Ngayon pa noon kasi mayroong loan-loan ang organisasyon. Tama? Ngayon, ilinon ng presidente, pumunta si presidente kay PCG East Thompson, pinaproba ni presidente at pinasa sa ano na credit ang loan. Ano ano po yung loan na approve? Pag na-approve na loan, nagkapira po si Pres Chairman, si ano si PCG East Thompson ang naka-approve. Sino magkakasala doon? Nag-approve. Ha? Nag-approve. Ang nag-approve. No? Kaya si BFG Abraham, kung inyong mapapansin, milyones ang gastos na sinabi na kanyang ikinulipaw sa gobyerno. Pero sino nagkapira? Huwag ko nang papangalanan kasi naka-video CC, no? Pero andyan po lahat, hindi po si BFJ. Kaya kung si BFJ, dapat mayroon sanang bahay, bahay si BFJ, at mayroon po sana siyang mga ari-arian. Ang kanyang lahat na sasakyan doon po sa Marikina, puros bigay po yun. No? At andun, pinamigay niya na rin, mga kalawang, mga ganyan, owner, kung ano pa, pinamigay lang din sa kanya. Hindi po siya nagkaroon ng sariling bahay dahil po sa kapatirang guardians. Ano pa? Anong vision ng guardians? Ang vision po ng guardians, kung ano po yung ikabubuti po natin sa atin pong komunidad, yun po ang pinaka-vision po. Na kailangan po maigay po natin yung lalong-lalo na po yung mga hindi pa po markado. Kasi pag napuno na po natin ang atin pong lugar ng guardians, mahirap na po ang pag-aaway. Yun po ang pinaka-ano po ng atin pong samahan. Alam niyo po kasi, dito po sa atin pong guardians, kahit anong galit mo sa akin, pag nakita mo ako at nakatanim sa puso mo ang usaping guardians, wala pong nangyayaring suntukan. Wala po. Makikita niyo po sa mga video po natin, mayroon pong naghahampas sa akin ng kaldero kung ano-ano man. Pero yun po ay sobra lang galit po nila na natanggal po natin sa samahan. Pero ang totoo po niyan, pag nawala yan, balik pa rin siya. Kalala niyo po, sila, unang pinanggalingan po nila ay lagi yun may baril at nakasalamuha ko po nung mag-usap na kami. Wala. Kung mapansin niyo po sa social media, sinasabihan po ako na pagbakita kita PCG si East Thompson, pagkakalatin ko yung utak mo ng 45 ko sa kalsada, pagdating ko nang magkita na hindi na po yan nagagawa. Kapag nasa puso mo na ang ating pong semina. Puro na lang yan kwento. Puro na lang yan marites. Pero pag andyan na sarap, hindi na po yan nangyayari. Bakit? E paano ka matawag ka gentleman kung sinapok mo na si Fresh? Paano ka matawag ka gentleman kung ano? Pero yung pagmamarites, hindi po yan iiwasan. Kasi iinom po tayo ng guardians, wine, na ang simbolo po ay simbolo ng pag-uugali po ng tao. Mayroon pong mapait, mayroon pong mapakla, mayroon pong mahanghang, mayroon pong maasim, at kung ano-ano pang malalasahan po natin sa guardians wine, ininom mo po yon, wala kang linawa, ibig sabihin, ininom mo ang kanyang pag-uugali. Pag nakapasok ka na, ano man ang kanyang ugali, kung maaari mong iwasan mo na siya kasi ugali na po niya. Kuha nyo? Ganun po yon sa atin pong kapatiran. Pero may batas po tayo dyan sa pag-uusap at hearing po yan ang atin pong mga committee. Kung sakali man malago na ito rito, bumalik na po ang sigla, kukuha po kayo ng mga mayroon po, tumba sila, may karapatan sila, mag-imbestiga, sino yung may mga karanasan sa investigasyon, sila po yung magiging mga tribunal or sabi pa nga, board of, ano yun, alam ni Nanay yun. Yun po yung sila mga mag-uusisa sa lahat po ng grupo. Na karapat dapat ba, o hindi, tatanggalin ba, o hindi, ganun po lang. Ito pa, pamisan ng iba'y baka pag magkasala daw ay buburahan ng tatak. Ang pagbubura po sa guardians ay yun pong mayroon ka pong mabigat na kasalanan. Nang rip ka, nagnakaw ka, ay buburahan ka po ng atin pong mga kapatid. Pero po yung pumatay ay hindi pa po basta-basta yung binuburahan. Inihintay pa po ang pukpok ng judge
bago po siya i-operate doon sa kulungan at bago burahan. Kasi ang paminsan po kasi, pag pumatay po ang isang guardians, di natin sigurado kung ang kanyang pagpatay ay dipinsa po sa kanyang sarili. Kaya paminsan hindi po basta-basta binuburahan ang isang tao. Pero pag nag-rip ka, napatunayan automatic. Talagang burado ang atin pong marka. Pwede kasi tayong paila ng kaso pag pinakalaman natin to. Yung atin pong marking. Kaya yung mga ibang founder na basta burahan kita kasi hindi ka umaatin, hindi po dapat natin burahan yan. Ano ang gagawin natin? Itanggalin lang. Kaya expulsion ang kanyang kaso niya. Tanggalin sa grupo, pero huwag mong buburahin yung kanyang marka. Kung hindi lang siya nag-aatid, hindi lang po siya nakakasunod ng atin. Wala tayong karapatan na burahin niya. Sitwasyon po dyan sa ano, kung dito po kayo, kung maaari, dito lang yung pangalagaan po ninyo. Ngayon, kung gusto nyo talaga na makasalamuha ang iba-iba nyo pong kapatid, pwedeng-pwede po. Kasi dito po sa area nyo, sa BG Mayay, kapag umatin po siya, one for all yan. Ibig sabihin, may representative kayo, ibig sabihin, banggit ang pangalan ng Brigade Guardians Matibay International Incorporated. Umatin po siya, kasama na po kayo niyan lahat. Bakit? Siya po ang magdidipinsa doon kung ano ang sitwasyon ng kanilang mga nasasakupan. Siya po ang magre-report kasi o siya. Okay po kami, yung ama, walang problema doon sa amin. Kahit may problema na, pag sumabi siya, siya pa rin po kung ano yung kanyang babanggitin. Kung nagsinungaling siya, isulat pa rin yun po ng atin pong mga taga-minutes sa atin pong pag-report. Ano pa? Wala na. Kung sakaling wala na po, bigyan ko po ng maliit po na mensahe si inyo pong presidente. Okay, Ron. Good morning. Good morning. Good morning. Ito po lang yung ang ating kailangan, magsama-sama tayo dito ng maganda at kailangan yung tama ang ating gagawin lang. Huwag nating kwan yung mga hindi dapat na bagay na hindi nating kwan na dapat hindi gawin. Kaya kailangan tayo na mga kapatiran, tayo ang mamuno, ipakita natin sa ating mga kapatiran na yung tama lang ang ating gawin. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Magandang umaga. Good morning. Morning. Good morning, sir. Ako po si PCG Scaliber ng Teresa Rizal, chairman. Ako po ay nagpasalamat sa inyo at in-invite po kayo na sumali sa kapatiran. Pagandahin natin ang ating samahan. Sana po ay lumago at lumago to at wala tayong siraan. Yung mga kunting baga na siraan, pwede natin pag-usapan. Kaya nga dito tayo ay magpaparami para hikayat natin yung iba nating kapatid na nawala sa landas. Kailangan igabay natin na po natin sila. Kaya yun na lang ang masabi ko. Yung isa pa naman ang sagot ko na kung mayroon tayong tulungan sa ating kapatiran, tulungan natin. Sa mga retired ng police na na-invite po sa ating pong kapatiran. At yun nga po, sabi niya, ano ba, tatag, kibay ng tuhod pagdating po dyan. At kumbaga, huwag po papatol. Pag pinuno po tayo, lagi po nating tatandaan. Huwag po natin papatulan yung mga, ano, parang kumahawak po tayo, nagdadala po tayo ng mga bata. Kasi ang mga isip po ng ating pong kapatid, paminsan, ay kung maaari, sa meeting po natin pag uusapan. At tahimik ka lang din. Na presidente, kung ikaw ang namumuno, ikaw ang chairman, tahimik ka lang. Tapos hintayin mo yung ipinagtalaan mo, tulad po nila, may karapatan sila mag-imbestiga, kabilaan sa kaka. Kung ito lang po yung sitwasyon kung paano. Halimbawa, tulad ka po, humahawak po ako ng ilang chairman, napakarami. Din po na ako umiimik minsan. Kung ano po yung nakakarami na desisyon, saka lang po ako pupukpok at kay chairman. Para po ang ibang mga aming sasabihin. Ganon din po sa atin pong mga membro. Parang parehas lang ito. Yung pinaghahawakan kong mga chairman na mapakarami, ganon din po ang ituring nyo po sa inyong mga membro. Parang chairman lang din ang pagturing nyo po sa kanila. Ganon lang kasimple. Oh, kasi ano pa pala yun. Okay, wala sisihan ha? Wala si Siena, ikaw ang kumawa. Okay. Pero dapat puno eh. Puno na talaga dapat eh. Okay, sige. Okay, okay. Tingnan mo mga ato eh. Mamaya na sabay-sabay yun yan.
Tali tayo. Balik kayo, tayo balik kayo. Ibilig din tayo. Yan, hila, hila din. Sasama tayo. Oh, masarap yan. Baka ba, asbako dito ah. Ay, ano kasi yan eh, gamot yan eh. Dito ka po, tabi kayo ni... Kasunod ha? Kasunod ha? Ang pag nagpainom na po tayo, ito muna ay hawak sa inyong kamay. Ito yung hawak. Tanganin mo yung ano mo. Mabasa yan. Ito po yung hawak ha. Pag nagpainom po, kamay. Ililipat po dito sa kabila, tapos inyong mamarkingan nyo, ilalagay sa dibdib. Tanda po yan ng pagmamahal.